Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang mga kamalasan na kinarap ni Takamura. Ngayon naman, pakikwentuhan natin ang pagbabalik ng King of the Underworld na makauwi si Ipo. Pinanood nito ang mga video ng kalaban ni Kid Dragon para maghanap ng mga nakakaligtaan niyang weakness ng champion dahil imposibleng sinuwerte lang ito sa kanyang record na 25 wins at 0 losses. Lalong-lalo na na nasa isa sa pinakamahirap na weight class ito. Namangha ang ating bida sa kombinasyon ng champion na count left na sinusundan agad ng isang malabombang right huge swing. At nasisiguro nito na sobrang pressure ang nagagawa ng right swing na yon kahit hindi tumama. Nagulat ang ating bida dahil kahit huge swing ang suntok na yon, sobrang linis pa rin ito kumurekta sa kalaban. At napatanong ito kung bakit sobrang accurate ng champion. Sunod nitong na-realize na hindi lang kaswerte yan ang alas ni Dragon. Sa tingin niya na meron din itong incredible sense of timing. Sunod nating nakita ang cover fire ng mga left punches ng champion at kasunod na kumurekta ang right hand cannon nito. Hindi nga makapaniwala si Ipo sa mga calculated at suwabing galaw ni Dragon dahil perfect na perfect ang mga left punches nito para iset up ang kanyang pamatay na kanang suntok. Kaya naman sure na si Ipo na talagang malakas si Dragon at yun ang dahilan kung bakit siya naging world champion. Kinabukasan sa Kamugawa Gym, pinasama ni Tanda si Ipo Kayagi para pumunta ng Tokyo at makapaglaro ng mahjong kay Dragon. Since ito nga ang condition niya kaya siya pumayag makapaglaban sa Japan. Nabanggit ni Yagi na narinig niya sa mga nakapanood ng training ni Dragon na nasa magandang kondisyon nga ito at sa tingin nila na mas lalo pa itong naging improve mula nang pumunta ito ng Japan. Sabi nga din ni Yagi na i-make sure niyang hindi ito masaya sa paparating niyang laban. Kaya naman inimbitahan nito ang pinakamagagaling na mahjong player sa buong Japan, pati na rin ang pinakamalakas at longest reigning champion. Nang tanongin ni Ipo kung sino ang pang-apat na player na yun, punento ni Yagi na meron isang player na kilalang kilala sa Japan na hindi para tatalo kahit isang beses sa loob ng 20 years. Sa sobrang galing nga daw nun, naban na siya sa mga palaruan ng mahjong. Kahit nga low-key na lang ito at tila ba nawala na sa mahjong scene, kinukonsider pa nito ng mga tao na King of the Underworld. At yun nga daw ang papadala na player nila Kamugawa. Bigla nating nakita si Yagi na tila nag-iba ang ugali at sinabing, "Matagal-tagal na din since naginit ako ng ganito." Agaran nga itong nagpalit ng damit at nagsuot ng funeral suit. Kaya naman napatanong si Ipo kung bakit siya nagsuot na ganun. Sagot ni Yagi na, "Nagganito ako dahil feeling ko mayatid ako sa libingan mamaya. Kaya dapat nakaprepare na ako." At umalis na si Ipo kasama ang King of the Underworld. Sa rooftop, nagulat sila Kimura nang malaman nilang isang malupit na mahjong player para si Mr. Yagi. Nabanggit nga ni Aoki na lahat ng mahjongan ay merong sign na "No Yagi allowed." At dagdag pa ni Itagaki na instead tawaging Yagi ito, tinatawag siya ng karamihan na Yami o ang ibig sabihin ay kadiliman. Biglang napatanong si Itagaki kung bakit pinasama ni Kamugawa si Ipo kay Yagi. At sunod nating nalaman na magiging bodyguard pala ni Yagi si Ipo dahil sa sobrang galing ni Mr. Yagi na pagkakapala nito na nandadaya kaya nauwi sa matinding away. Pagdating nila Ipo sa Otakugon kung saan gaganapin ang mahjong game, nagulat ito sa sobrang liwanag ng venue na yon dahil ina-expect niya na madidilim ang mga mahjong parlor. Pinakilala na ng owner kila Ipo at Yagi ang dalawa pang maglalaro kalaban si Dragon. At ito nga ay ang mga student ni Yagi na sila Jen Murakami at Taka-chan Owi. Tuwang-tuwa nga ang mga to dahil makakalaro nila ulit ang kanilang teacher. Pero winarningan din nila si Yagi dahil mas magaling na sila kumpara dati. Nagulat ang ating bida dahil may mga kanya-kanyang uniform pa ang mga professional players ng mahjong. Pinaalalahanan ni Yagi ang mga disciple niya na huwag mag-hold back sa paparating na laban. At dito na nga bilang dumating ang Manhattan Demon King na si Kid Dragon. Nagulat nga sila Yagi na makita nila kung gaano ito katangkad. Pero confident pa din sila Murakami at Owi dahil sanay na sila sa mga ganoong kalaban. At dagdag pa nila na magkaibang mahjong sa boxing. Matapos yon, sinimulan na nga nila ang panakahihintay na mahjong game. Si Dragon nga ang unang dealer at titira. Sabi naman nila Murakami at Owi na wala nga silang paki kay Dragon at mas nagpo-focus silang talunin si Yagi since sinurog sila nito noong mga bata pa sila. Pero bigla silang ginulot ni Dragon ng 7 pairs at automatic na nanalo sa round na yon. At nanalo ito ng walang tinatapon na tile kaya pwede rin itong tawagin na Heavenly Hand. Biglang pinakita sila ni Kota sa pension Yoshio na nakikipaglaro ng type ng mahjong na pang-aso kasama sila Hachi.
Dahil nga sunod-sunod na nalo ang mga aso, napuno na si Nikota at sunod itong naalala na pwede kang mandaya ang mga aso gamit ang kanilang pangamoy. Pero confident pa rin ito na kayang talunin ni Yagi ang mga ito kahit pa nandadaya sila. Nagpatuloy nga ang pagiging swerte ni Dragon at sunod-sunod itong nanalo. Hindi makapaniwala ang owner sa kanyang nakikita dahil walang magawa ang mga pinakamagagaling na mahjong player sa Japan laban kay Dragon. Matapos manalo sa first game ni Dragon, tinanong niya ang mga ito kung magkano ang magiging pustahan. Pero sabi nila Yagi na illegal nga daw ang gambling sa Japan. Dahil doon, na-disappoint si Dragon at sabi nito na mawawala ng buhay ang laban. Pero sagot naman ni Yagi na ang paglalabaran nila ay ang kanilang pride. Dahil buong dignidad nila ang nakataya sa table na yon. At mas malaga pa daw yun kung iko-compare mo sa pera. Nabilib ang owner sa sinabi ni Yagi at nakiusap ito kay Ibo na kailangan bigyan ng warning si Dragon if ever na magbanggit ulito ng tungkol sa pera. Since mayroong chance na mapashutdown ng business niya kung magkakaroon ng gambling. Pero reply ni Ipo na hindi niya kayang gawin yon since super middleweight champion nga ito at ang kaya niya lang gawin laban dito ay ang magdasal. Nang magsimula na ang next mahjong match, nakakuha lang sunod-sunod na panalo si Dragon. Nabilib si Yagi at sinabi nitong deserve ni Dragon ang bansag sa kanya na Manhattan Demon King. Habang si Ipo naman ay nabilib sa unspeed ng champion habang naglalaro. To the point na hindi na niya matrak ang hand movements nito. Habang sobrang ganda ng pinapakita ni Dragon, napansin ni Yagi na unti-unti nang pumapakit ang laro nila Murakami at Owi. Kaya naman na-realize ni Yagi na useless na ang dalawang iyon, kaya 1v1 na lang ang laban. Nang si Yagi na ang dealer, confident na yun na ang time para makabawi. At iyon din ang pagbabalik ng legendary undefeated mahjong player for 20 years. Sa pagbaba ni Yagi ng tile niya, nakomplete ito ang kanyang atomic hand. Agaran itong nag-prepare para sa kanyang next hand at one tile away na lang para manalo. Subalit, diniscard nito ang isa niyang tile since hindi nga magiging enough ang points para masatisfied siya. Ellipse na ellipse nga ang ating bida sa kanyang napapanood na Mr. Yagi at matapos ang strategic placement ng mga tiles, na-complete niya na ang kanyang hand na tinatawag na Churin Photo na isang winning hand. Nga pala mga par, ang Churin Photo ay sobrang risky gawin dahil pwede itong maging sanhi ng pagkatalo mo. Kaya naman bilib na bilib ang lahat na makita yun at talagang naipamaras ni Yagi kung gaano siya kagaling magmajong. Ngunit, kinounter naman ito ni Dragon ang sarili niyang winning hand na Kokushi Muso. Dahil nga nakita ni Yagi na matindi kalaban itong si Dragon, sinadjust nito na magbet sila ng 1 yen per point simula next round. Kaya naman madaling binatukan ng owner si Yagi dahil nagpepresenta pa ito ng sugal na maaaring magpasara sa business niya. Matapos yon, hinagis ni Yagi ang 32,000 worth ng scoring sticks kay Dragon na madaling sinalo naman ang champion gamit ang kanyang kaliwang kamay at tuwang-tuwa na nagpasalamat sa kanyang mga nakalaro. Habang pauwi sila Ipo, malungkot si Yagi dahil naban na naman ito at uwi ng empty handed na para bang walang magandang nangyari. Subalit hindi naman nag-agree si Ipo doon since dahil sa larong yun, napansin ni Ipo ang mga habit ni Dragon na hindi niya naitatago kapag nai-excite. At doon nga na-confirm ng ating bida na si Dragon ay isang southpaw. Habang pinapanood ni Ipo ang mga video ng matches ni Dragon, napansin nito ang mga excellent timing and angles na left punches. Kaya sure siya na natural southpaw ang champion. Nang sabihin ni Roko na may tawag para kay Ipo, agaran itong tumakbo. At plano niyang sabihin sa kikitain niya kung ano ang nalaman niya tungkol kay Dragon. Nagulat nga daw ang ating bida na sa shrine sila magkikita. Pagdating ni Ipo, tinanong siya ni Takamura kung yun ba ang shrine na nagbibigay ng good results. Kung saano mag-green naman ang ating bida, habang hindi makapaniwala na ihingi ng tulong si Takamura sa Diyos. Tinanong ni Idol si Ipo kung gumagana ba talaga ang shrine na yun. Pero hindi alam ni Ipo kung paano siya sasagutin. Dahil nag-aalala siya na baka magkalat naman sa samang chismis si Takamura kapag hindi nito nakuha ang gusto niyang result. At hindi nga okay yun kay Ipo. Since simula bata, doon na nagdadasal si Ipo sa shrine na yun. Nang marinig Takamura ang sinabi ni Ipo na simula bata pa siya nagpe-pray doon, na-curious ito kung ilan ang matutupad sa 100 na prayers. Pero in-explain ni Ipo na hindi daw madedefine ang probabilities ang shrine. At dagdag pa nito na pwede mag-alis ng tao sa dibdib ang pagdadasal. Ngunit pag hindi ka naniwala sa pinagdadasal mo, wala ding kwenta. Dahil kung may doubt ka, masasayang lang ang offering mo. Matapos yon, sinubukan ni Takamura magbigay ng offering. Kaya naman hindi makapaniwala si Ipo dahil hindi niya in-expect na hihingi na kahit anong bagay si Takamura sa Diyos.
Sagot naman ni Idol na kung gumawa nga ito ng miracle kagaya ng pagkapanalo ni Kimura, naisip nito na worth it din subukan iyon. Nabanggit ni Ippo sa kanya na baka kinakabahan si Takamura sa paparating niyang laban kay Dragon. Dahil kahit nga papalapit na ang laban, okay pa rin ang itsura ni Takamura. Kaya nasisiguro niyang tama ang weight control nito. Na nangangabulugan ding ang bagay na gumugulo sa isip ni Takamura ang next na kalaban niya. Reply naman doon ni Idol, na-excited nga daw siya sa match na yon dahil si Dragon ay isang malupit at genius na boksingero at naniniwala si Takamura na wala pang nakakapagpalabas na full potential ni Dragon. Nang banggitin ni Ippo ang patungkol sa Southpaw nga ang champion, sabi ni Takamura na pwede ring ambidextrous ito o kaya meron pa siyang ibang tinatago at iyon nga din daw ang napansin ni Tanda. Pero sabi nito na in the end, may pangunta pa rin sa lahat ng bagay. Kaya lalaban siya as usual para makita kung sino ang mas malakas sa kanila. Nangahatakit na ni Takamura ang lubid sa shrine, tinanong siya ni Ippo kung anong pinagdarasan nito kung hindi naman pala siya kinakabahan sa paparating na laban. Sagot ni Idol na, may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Bagay na hindi kayang kontrolin ang lakas ko. So kung makakatulong kahit konti ang pagdadasal, naisipan kong itry ito para sa aking peace of mind. Napansin nga ng ating bida na parang may pinangugutan itong idol natin. Nang tanongin ni Takamura si Ippo kung anong gagawin, sagot ni Ippo na para ma-make sure na aabot sa Diyos ang prayers niya, kailangan niya itong atake ng buong puso at lakas. Dahil doon, kinamin ni Takamura ang lakas niya at aksidente nasira ang bilat tumama sa ulo ni Ippo. Bago umalis si Takamura, nabanggit ito na lahat nga daw ng first rate athletes at leaders ay mga tao lang din. Kaya kung titignan mo ang habits at center of gravity ng mga to, makikita mo na agad kung ano ang dominant arm o leg nila. At pinaalalahanan si Ippo na since trainer na nga siya, kakailanganin niya mag-aral palalo. Sa uli, tinanong ni Idol si Ippo kung ayaw ba nito i-try uli at bigyan ng chance. Nang tanongin ni Ippo kung anong tinutuko ni Takamura, sabi ni Idol na yun nga daw ang pagbaboxing since may natural talent nga doon si Ippo. Pero gara namang sumugot ang ating bida na tungkol sa kanyang nanay at nalaman nga ni Takamura na no hesitation ang pagsagot ni Ippo. Kaya naman na-realize niya na talaga nag-iisa na lang siya. Sa pag-alis ni Takamura, hindi pa rin nawawala sa isip ni Ippo kung ano kaya ang pinagdadasal ni Idol. Kinabukasan, nagkaharap na ang dalawang champion sa press conference kung saan sabi ni Dragon na since kakampi niya ang Goddess of Fortune, dapat isipin ni Takamura na angel ang kalaban niya. Sagot naman ni Takamura na siya mismo ang divine punishment. Kaya naman ang makakalaban ni Dragon ay ang devil. Pagkatapos kumain sa Hirosu, habang naglalakad papuntang Kamugawa Gym, nabanggit nila Tai Head Kintaro na parang halima kumain si Takamura. Sabi naman ni Ippo na mas kalmado pa nga daw yun kaysa sa mga previous weight control ni Takamura. Dahil doon, nakuyuro sila Tai kung ganun ba talaga kahirap ang weight control. Reply ng ating bida na depende pa rin sa tao dahil may mga tao na nawawala na ng lakas. Meron mga tao na kaya agad kumain pagkatapos pero meron ding hindi na makakain dahil sa sobrang tense. At nabanggit din niya na sila Kimura at Itagaki nga daw ay gusto lagi ng liquids habang si Aoki naman ay isang type ng tao na chill lang. Pero pagdating naman sa kanya, sobrang dali lang daw ng weight control at normal pa rin itong nakakakain. Subalit sa case ng weight control ni Takamura, nagugutom siya to the point na malapit na ito maging mabangis na hayop at hindi niya maisip kung ano ang mental state ng senpai niya ngayon. Pero nasisiguro niyang natetense yun. At nagulat nga sila Taihei dahil kahit pa sinabi ni Ippo ang mga yun, relax na relax pa rin si Takamura. Dahil dun, na-realize ni Ippo na mas unti na nga ang problems lately at nakakapag-relax na nang ganun si Takamura since nasa best weight class niya na ito. Sa pag-alis ni Idol, ni-request ito kila Ippo na pumunta ng Chokasoba after i-drop off ang mga champion belt sa gym. Sa hotel, tinanong si Dragon ng staff niya kung anong first impression niya kay Takamura. Sagot niya, nakitang-kita sa mga mata ni Takamura na determinadong-determinado ito at naniniwala siyang kinabukasan, hindi na siya magiging lonely. Dahil sa tingin nito, kayang-kaya ni Takamura makapagsabayan sa kanya at ipinitik ang mga bagay-bagay na up to 10 to 20 moves ahead. Dobating na sila Ippo sa Chokasoba habang si Takamura naman ay wala pa rin doon. Nabanggit ni Tahit Kintaro na ayaw nilang matalo si Takamura sa boksingero naglalaro lang na matyong at hindi seryoso. Pero tingin naman ni Kimura na seryosong seryoso itong si Dragon at hindi lang puro matyong. Dahil kahit nga noong nakapaglaro ito kay Layagi, naka-training wear pa ito.
Meaning, nagpa-practice ito hanggang sa dumating ang araw ng laban. Sunod nito, Krenitis ay sa mga paniniwala ng boksingero na dapat mag-quit na sa mga hobbies. Sa uli, pinaalalahanan ni Kimura mga to na world champion si Dragon. Kaya nasisiguro niya na alam nito kung anong ginagawa niya. At dagdag pa nito, na kayang i-turn on and off ng champion ang stress niya. Kaya mas lalo itong nakakatakot. Dahil doon, natakot at nag-alala na ang lahat ng ma-realize nilang sinabi ni Kimura. Biglang naalala ni Ippo na nire-recognize nga ni Takamura kung gaano kalakas na kalaban si Dragon. To the point na nag-pray pa mismo si Takamura sa shrine. Hindi nga makapaniwala si Kimura at Aoki na gagawin niya ni Takamura. Kaya naman gets na nila kung gaano kaseryoso si Takamura kay Dragon. Biglang tinanong ni Kimura si Ippo kung nabigay ba nito ang voodoo doll. At nabanggit ni Itagaki na kung nasa kanya nga ang voodoo doll, kahit pa gaano pamalit si Takamura, nasisiguro nilang safe siya. Since kahit niya ang car accident, eh nasolusyon na nito. Napaisip si Aoki kung ano kaya ang hiniling ni Takamura sa shrine. Dahil nasisiguro nila na hindi naman ipagpipili ni Takamura ang pagkapanalo niya. Nang mabanggit nila Tahi na sobrang late na pero wala pa rin si Takamura, hindi naman nag-alala sila Kimura since na kay Takamura naman ang bududal para protektahan siya. Ngunit nang tumukot sa bulsa ang ating bida, nakita nito ang bududal at hindi niya pala nabigay yon kay Takamura. Kaya naman nagsimula na silang magpanik at mag-alala. Biglang dumating si Takamura na tila nabugbog at sira-sira ang damit. At sunod nating nalaman na inagis na naman siya ni Dr. Yamaguchi matapos itong subukan ulit makapaglabing-labing. Kinabukasan sa bahay ni Takamura, binisita siya ng kapatid niyang si Kyoka at Wataru. Nabanggit nga ni Wataru na siya nga ang mag-handle sa production ng sportswear apparel division ng ate niya sa Takamura Enterprise. At ang first shop niya sa producer and designer ay gawa ng ring costume si Takamura para sa entrance niya. Nang ilabas ni Wataru ang ring costume para sa laban, nagpromise si Mamoru na gagawin niyang flashy ang kanyang entrance habang gamit ang costume na yon. Tinanong ni Kyoka si Mamoru tungkol kay Yamaguchi dahil ayaw nitong lumuod ng kapatid na kagaya ng gusto nito. Matapos malaman na inagis na naman ang ating idol kahapon, gusto itong kausapin ni Kyoka at balak itong bayaran si Dr. Yamaguchi para lang pumayag kay Takamura. Pero sabi ni Wataru na hindi nga masosolve ng perang problema ngayon. After note, tinanong ni Takamura kung ano nangyari sa bell na nasira niya sa shrine. Sabi ni Wataru na binigyan niya ng golden bell ang owner. Pero nagbigay din pala si Takamura para palitan yung nasira niya. Kaya naman nagkaroon na ng dalawang bell ang shrine. Nang umalis na sila Kyoka at Wataru papunta sa kanilang kotse, sunod nating nalaman kay Suguru na ayaw niyang makita si Takamura dahil si Serbo na niya lang ito tungkol sa mga nonsense na pakikipagbugbuan nito. Pero dagdag niya na unforgivable nga daw na matalo ang isang member ng Takamura family. Kaya naman nagprepare na siya ng mga baril at bala para sa mga judges just in case umabot sa desisyon ng laban. Subalit nakikinig pala si Mamoru. Kaya naman sinigawan niya mga to na okay lang ang lahat. Matapos yun, sunod nating nakita na nagmamadaling pumunta sa Leipo sa shrine para magdasal. Ngunit na-discover nila na meron ng dalawang shrine sa bell at nakatali na parang juju ng lubid. Kaya naman napatanong sila kung anong klaseng pagpapalaki ng magulang ang naranasan ng mga gumawa nun.